sa mga kabarangay, ngayon po ay gagawa po tayo ng beef shawarma. So ito po ang ating mga kakailanganin. Yung beef po, binabara ko na po ng patis at paminta para sa kanyang panlasa. May hiniwa na po tayong white onion, cucumber, kamatis, at sa kanyang sauce po, hiniwa ng bawang, dinigdig na bawang, asin, asukal, paminta, mayonnaise, vinegar, at tubig. So halika po kayo, gagawin na po natin yung sauce muna. Gagawin na po natin yung sauce po ng ating shawarma. Una po sa isang bowl, nandito po yung ating mayonnaise. So, ilagay na po natin yung suka. Kunawin po natin yung mayo. So ngayon, habang tinutunaw na yan yung mayo, ilalagay na po natin yung ating bawang. So ito po yung po natin yan. Hanggang po saan lumasa po yung bawang. After po yan, lagyan po natin ng paminta. Asin. At asukal. Haluhaliin lang po natin. So, lagyan po natin siya ng konting tubig. Just then. Yan po, mayroon po ang ating kawali. Maglalagay na po tayo ng konting mantika. Kasi wala po tayong pang grill po sa ating ano, sa ating beef. Kaya pipritin na po natin siya. Sa mag-grill na. Antayin lang po tayo ng mga 15 minutes. Meanwhile. Fifteen minutes later. So ito, medyo okay na po yung ating shawarma. Ilalatag na lang po natin itong mga ating pechay bagyo ang tawagin. Ating beef. Sarap-sarap.
tayo ng gulay. Kamatis. Pipino. Masarap, maraming pipino. Alitin natin makita yung ating beef. Sibuyas. At ating garlic mayo sauce. Pwede natin siyang lagyan din ng ano, ginayad na cheese. Pwede rin naman pong hindi. Nasa inyo po yun. Lagyan natin ng konting din kayo. Wala pa lang. Mas magandang tignan. Ayan. Cheese. Po siyang pampulutan, hapunan, tanghalian, merienda, pampulo sa mga barkada at pampamilya. So yun mga barangay, ito na po natin shawarma. Cheesy shawarma. Okay po ito. Kain na po. A few moments later. Thank you.